Ito ang Mount Bulusan na matatagpuan sa probinsya ng Sursogon. Sa kabila ng peligro at terrain na ating pagdadaanan ay tatangkain natin itong akyatin hanggang makarating tayo sa pinaka-crater. Nagsisimula pa lang tayo sa matinding assault ay hinihingal na tayo. Grabe! Ang taas! Pagpatuloy na natin to at konting pihit na lang ay nasa crater na tayo. Hindi po tayo pwedeng magtagal sa mismong crater. Itong bulkan pong ito ay lubhang mapanganib. Samahan niyo ako mga kapo dahil ating aakyatin ang ika-apat sa pinaka-aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Alas 10 na rin ang umaga nung nakarating tayo sa bayan ng Bulusan. Mayigit 14 oras kasi ang ating minotor mula sa Metro Manila. Kaya agad tayong pumunta sa Municipal Hall para ayusin ang mga dokumento. Hindi kasi pwede basta-basta umakyat ng bulkan na walang permit at coordination mula sa LGU. Agad nating inasikaso ang mga permit na kailangan natin. Nga pala mabanggit ko na rin na kailangan nyo magdala ng medical certificate dahil isasubmit nyo ito dito sa AGAP Bulusan. Pagkatapos naman natin papirmahin dito sa president ng AGAP, dito naman tayo sa may police station. Pagkatapos natin magpapirma dito sa may AGAP president at dito sa police station, pupunta naman tayo sa may LDRRMO office. Lahat ng ginagawa nating proseso para makaakyat dun sa mismong crater ng Bulusan ay maigpit na ipinapatupad dahil ito pong aakyatin natin ay isang active volcano. So magpapapirma tayo dito. Pagkatapos natin magpapirma dito sa may MDRRMO, ay babalik tayo sa mismong munisipyo para magpapirma sa mayor's office. Ito yung mga gagawin nyo at proseso kung sakaling magbabalak din kayong umakyat sa mismong crater dito sa Bulusan. So tatlo po tayong aakyat at required po ito ng LGU ng Bulusan na may kasama pong guide at ang porter. So bali ang hike na gagawin natin ay una ay pupunta muna tayo sa pinaka base camp mula sa jump off point kung saan tayo magsisimula. Aabutan na po tayo ng gabi, tapos kinabukasan ay magsisimula po tayo ng madaling araw hanggang aabutan tayo ng pagputok ng umaga dun sa mismong crater. Welcome to the beautiful municipality of Bulusan. Napakahigpit po ng kanilang pagpapatupad ng mga protocols bago tayo makaakyat dahil lahat po ng ating ginagawa ay well coordinated. Dahil ito pong aakyatin natin ay isa sa mga aktibong bulkan sa buong Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali, itong bulkang Bulusan ay pang-apat na aktibong bulkan. Kaya dapat coordinated po tayo sa pulisya, sa mismong munisipalidad ng Bulusan at dapat coordinated din po tayo sa MDRRMO office. Lahat ng ahensya na ating pinagdaanan ay talagang masusing nakabantay sa lahat ng mga mountaineer at magtatangkang umakyat din sa mismong crater ng bulkan. Sa lahat po na nagbabalak umakyat ng crater, pwede po kayo makipag-ugnayan sa AGAP Bulusan Incorporated. So may Facebook account po sila. May mga pre-registration form po kayo na fi-fill upan at kailangan kumpleto po ito lahat. Bago ang lahat, dumaan muna tayo dito sa mismong Bulusan Volcano Natural Park para sa ating registration. Pagkatapos ng registration ay sinamahan ko si Kuya Marlon para kumuha ng seedling na ating itatanim parte ng tradisyon sa bawat aakyat sa Mount Bulusan. Agad
Agad na kaming tumulak patungo sa jump off area. Dito madaraanan ninyo ang mga kalsadahan patungo sa Bulusan Lake kung saan tayo magsisimula. Kaya sigurado akong ma-enjoy ninyo dumaan dito. Grabe ang kapal ng lumot oh. Green yung dinadaanan natin. Nandito na tayo sa mismong entrada ng Bulusan Lake. Welcome Bulusan Lake, Bulusan Volcano Natural Park. So dito tayo mga kapo. Ihahanda natin dito yung ating gamit para sa ating gagawing pag-akyat. Ito ang magiging plano. Mula dito sa jump off point sa Bulusan Lake ay tatawid tayo sa lawa sakay ng kaya. Kaya agad na nating inayos ang ating mga dadalhing gamit dahil dalawang araw itong ating pag-akyat. Sa ngayon, nandito tayo sa isang location na Bulusan Lake pa lang. Unang lake pa lang to, sir. Bali yung lawak niya ay nasa 16.43 hectare. Hindi may lalim siya, hindi may medial 78 feet. Sasakay tayo na kaya ko, no? Yun. Saan tayo? Yan. Hindi man ito yung unang beses na nabisita ko tong Bulusan Lake, pero sa pagkakataong ito, ngayon ko lang masusubukan magkayak sa mismong lawa ng Bulusan. So ito yung may lawak na nasa 3,672 hectare and then bounded by 5 municipalities. Nandito si Barcelona, Pasiguran, Huban, Irusin at Bulusan. So sa location natin ngayon, sa harap natin ay nasa Ginabangan Mountain pa lang yan, sir. Sherpik Mountain and then si Hulmaan Mountain. Ito si Bulusan Lake po ay kakaiba po siya sa lahat ng lake because majority lake is below sea level lang po. So nasa taas siya ng mundo kaya mountain lake siya. So nasa 335 meters above sea level siya. Sikin Lake, 940 meters above sea level. And then si Blackbird Lake, yung pangatong lake, nasa 1,565 meters above sea level siya. So yung priority ngayon na inaakit talaga, summit si Bulusan Volcano. Gusto ko lang po i-share din na si Bulusan Volcano po, siya po ay isang uri ng active volcano. Pero may pagkakaiba sila ni Mayonic. The time nag-ira po si Bulusan Volcano, kasi phreatic siya, sulfuric siya, yung binubunga niya ay ash lang po. First Lake, going to Sikin Lake, ay nasa 6.4 kilometers siya. Meron siyang station, first, second, third, fourth. Pahingahan po yan habang naglalakbay po kayo patungong Sikin Lake. Kali naman dito sa Sikin Lake, papuntang Blackbird Lake, ay nasa 2.4 kilometers yan. Pagdating naman po sa Sikin Lake, papuntang Blackbird Lake, meron siyang tatlong station na pwede rin yung pagpahingahan. Masyado siyang assault, pero mas maganda yung meron kang mga ma-encounter na mahirap na daanan. Kasi pag nakarating ka ng taas, mawawala yung pagod mo, sir. Kasi rito ay malamig, lalo na pag tinamaan ka ng fog. Pwede kang magkaroon ng snow, yung mga bigote mo, bilik mata mo, and then yung buhok mo. Pagkatapos natin na sumakay ng kayak, eh dito na magsisimula yung paglalakad natin ng mahigit 3 o hanggang 4 na oras, depende sa pacing ng ating gagawing paglakad. So dahil mag-alas 4 na ng hapon, eh magpapaspas tayo. So, let's go! Dito na mag-uumpisa ang ating pag-akyat papunta sa base camp ng Bulusan. At dahil pasado alas 4 na ng hapon tayo nakaakyat, ay posibleng abutan tayo ng gabi sa trail. Kapansin-pansin sa paanan ng trail ang mga makakapal na punong kahoy. Isa kasing protected area itong Mount Bulusan, kaya ipinagbabawal dito ang pagputol o illegal na aktibidad na makakasira sa inang kalikasan. Nagdadaanan natin ngayon yung mga lumot. So expect na dating natin doon ay gabi na. Sana mabilis natin na marating yung pinaka base camp. Paunti-unti na nag-iiba ang ating dinadaanan. Kung kanina ay patag ang ating nilalakaran, ngayon ay nagsisimula na ang akyatan. Hindi din biro ang trail na ito dahil ayon sa mga nakausap natin, itong Mount Bulusan ay masasabing isang major hike na hindi dapat i-underestimate. So, ito lang. Medyo madulas niya.
Right. Diba? Kailangan talagang magdahan-dahan at mag-ingat. 30 minuto din ang ating inabot nung narating natin ang unang kubo. Dito ay pwede kayong magpahinga kung sakaling hiningal kayo sa trail. At dahil protected area itong Mount Bulusan, parte ng kanilang advokasya ang pangangalaga ng kagubatan. Kaya lahat ng mga mountaineers na aakyat ay nire-record na magtanim ng isang puno kada isang mountaineer. So dahil protected area itong inaakyat natin, kaya may dala-dala tayo ditong seedling na itatanim natin dito. Kada isang turista ay kailangan din magtanim ng isang halaman. Nakakatuwa dahil sa maliit na pamamaraan ay pinapangalagaan nila at patuloy na pinoprotektahan yung inang kalikasan upang magtuloy-tuloy yung pagsibol ng mga bagong puno sa mga susunod na generations. Bilang tanda na nakapunta tayo dito. So itatanim natin to at sana lumaki ka sa mga susunod na henerasyon ay may panibagong puno pa yung makikita. Alright! Mabuhay ka! Nag-uumpisa na tayong maglakad papunta sa pangalawang kubo. Kahit alas 4 pa lang ng hapon at tirik ang araw ay makulimlim ang paligid. Dahil ito sa mga makakapal na puno sa trail na di nakakapasok ang sinag, kaya parang palubog na yung araw. So pinagdadaanan na natin itong parte ng gubat kung saan kailangan na nating yumuko dahil may gumuhong parte dito. At dito may malaking puno ng kahoy na itinumba daw nung magkaroon ng malakas na bagyo. Tignan nyo, napakalaki ng puno na to. At katulad pa rin ng mga dinadaanan natin, punong-puno ng mga lumot dito. So dahil rainforest itong dinadaanan natin, normal lang ito. Kaya kailangan talaga natin magdoble ingat. Madaming mga halaman at bulaklak ang dito ko lang nakita. Yun nga lang, bawal ito putulin o kunin. Sa kapal ng kagubatan dito, maya't maya kami dinadapuan ng limatik na normal lang sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa narating namin ang pangalawang kubo at dito may pinakita sa akin si Kuya Marlon na isang native fruit na pwede daw kainin. Ang tawag nila dito ay palali, isang wild fruits na makikita dito sa dinadaanan nating trail. So sabi nila ay medyo maasim to at ginagamit din daw itong pangsigang. So tikman natin to. Okay. Para i-describe yung lasa nito, para kung ngumunguya ng makopa, hindi nalalayo. Ganun na ganun yung lasa. Unti-unti nang dumidilim sa ating dinadaan ng trail at dahil biglaan nitong ginawa nating pag-akyat sa Mount Bulusan, yung ibang mga gamit na magagamit sana natin ay nakalimutan. Kaya tiis tayo sa pangangapap pag dumilim maya-maya. Time check. Alas 5 na ng hapon at kakalagpas lang natin dun sa Station 3. Meron pa tayong madadaan ng dalawang kubo bago dun sa may pinaka-base camp. So mula dito sa mismong Station 3 hanggang Station 4 ay banayad yung mga lalakaran natin. Kaya medyo makakapaspas tayo ng lakad dahil ay napalubog na yung araw. Medyo mahirapan kasi tayo kapag dumilim. Kulang-kulang mga 2 oras pa bago natin marating yung base camp. 5:30 na ng hapon at medyo may kadiliman na. Kaya medyo nagbabagal na tayo. Nagpa-flashlight na lang tayo ng ating cellphone para makita natin yung madadaanan natin. Mula dito sa kalagitnaan ng Station 3 at ng Station 4 ay mayigit 1 oras at kalahati na lang bago natin marating yung Station 4. Pasado alas 7 na ng gabi nung narating namin ang Station 4 at dahil nangangapa na kami sa dilim, dahil dalawa lang sa amin ang may baong headlight, nakaramdam na kami ng konting gutom, kaya minabuti na namin na dito magpahinga ng medyo matagal-tagal. Kumain na din kami ng aming baong snap para bumalik yung lakas namin kahit papano. Yan, dalawa ko yan. Kuha na rin kayo. Bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan na naging sanhi ito ng aming pagkaantala. Halos 1 oras din itong hindi humihinto. Dumagdag pa sa aming sitwasyon yung mga tulo ng tubig sa mismong kubong pinagpapahingahan namin. Dahil medyo may mga butas yung station dito, may mga tumutulo. Buti na lang po may mga anahaw dito. Yan, malakas po yung ulan talaga. Lakon.
Kahit 30 minuto na lang yung layo natin sa pinaka base camp ay dagdag pahirap ito sa aming tatlo dahil unang-una gabi, posibleng mas madulas yung aming mga madadaanan. Isa pa sa magiging dadagdag sa pahirap natin, lalong-lalo na ako nakasalamin po tayo. Sa kalagitnaan ng Station 5 at saka hanggang sa may base camp, wala po tayong masisiluyan. Kaya magpapalipas po muna tayo dito ng mga ilang sandali. Tapos noon, tutulak na po ulit tayo. Pasado alas 9 na rin ng gabi nung narating natin ang base camp. Agad tayong binigyan ng mga mountaineer sa base camp ng kape at dahil naulanan tayo ay saktong pampainit ito sa katawan. Sa haba ng ginawa nating pag-akyat, di ko na mapigil ang makatulog dahil sa pagod. Kailangan ko to dahil bukas ang totoong akyatan. Alas 3 na ng madaling araw nung nagsimula kami magkikilos, hinahanda namin ang aming mga dadaling tubig dahil walang bukal o source ng tubig sa summit. Kailangan wala kaming makalimutang gamit at kailangan ko na din magsuot ng jacket dahil sa lamig. At dahil madilim, hindi pwedeng makalimutan ang ating headlight. Good morning at magsisimula na tayong umakyat mula dito sa base camp. Time check. 4:10 na ng umaga at sisimulan na tayong maglakad mula dito sa pinaka base camp. So mula dito sa base camp papunta sa may Kubo 1 ay isang oras at mula dun sa may Kubo 2 isang oras din yung lalakarin natin. At pagdating natin dun sa pinakahuling Kubo hanggang summit ay isang oras din yung lakaran. At balita ko matitindi daw yung assault at pinagdadasal ko na magkaroon tayo ng clearing para may pakita ko sa inyo yung napakagandang crater dito sa may Bulusan Volcano. So, let's go! Nagsimula na kaming maglakad sa mismong Agingay Lake na tinatawag nila. Itong dinadaanan natin ay isa sa tatlong lake ng Mount Pulusan. At dahil wala masyadong ulan, ituyo ang kabuuan ng lawa. Ilang hakbang pa ay nagsimula na kaagad ang assault. Wala ditong patag, kaya simula na ng bakbakan. So, time check. 5 minutes before 5 at yun, nandun yung Kubo. Ngayon yung Kubo, unang Kubo. So almost 30 minutes din natin inakyat to. So ito na yung unang Kubo. Pahinga lang tayo ng 5 minutes. Then go na tayo kuya. Itong matitinik na halaman sa ating dinadaan ng trail ay malaki ang ginagampan ng papel dahil ito yung nagpoprotekta sa lupa para hindi gumuho kung sakaling lumakas yung ulan dahil malaki yung water resources niya. So malaking tulong to para hindi mag-erode. Sa tarik na dinadaanan natin ay gumawa na sa dinadaanan natin para maging gabay katulad niyan hanggang doon sa taas. Grabe. Nasa kalagitnaan na tayo papuntang Kubo 2 nang magsimula ang akyatan na mala 90 degrees. Buti na lang may mga ugat ng kahoy na pwede tayo hawakan. At dahil malamig, nahihirapan tayo dahil sinasabayan ito ng fog ng aking salamin. Kailangan humawak dahil bangin na daw yung nasa paligid natin. Nung lumiwanag ng bahagya, bumungad sa akin itong daanan na matitindi kaysa sa mga dinaanan natin kahapon. Kung iisipin nyo, para sa katulad kong first time na aakyat para sa isang major hike, pasakit na to. Kakaiba yung terrain na to kaysa sa mga naunang pinagdaanan natin. Nariyan na yung mahawak na tayo sa mga baging para lang may makapitan. Medyo basa din yung lupa kaya madulas yung dinadaanan natin. So sa wakas, narating na natin yung huling Kubo bago tayo umakyat sa pinakasummit. Mula dun sa Kubo 1 ay nagsimula tayong maglakad sa mga matatarik at mga madudulas na parte nitong trail. Bago natin marating itong Kubo 2, nagsimula tayong umakyat ng madaling araw at nakatulong ng malaki yung lamig ng kinalalagyan natin dito. Kaya kung mapapansin nyo, naka-jacket po tayo. Isang malaking achievement yung nagawa natin para sa katulad nating first time na umakyat sa ganitong major hike. Kung gaano kahirap yung mga
pinagdaanan natin kahapon at kanina, eh mas triple daw yung hirap ng Tarik dito. So talagang mind conditioning talaga yung ginagawa natin dito dahil total narito na tayo, eh wala nang sukuan. Simulan na natin ang final assault papuntang summit. Bantarik, kuya. Skulard. Woo! Nagsisimula pa lang tayo sa matinding assault ay hinihingal na tayo. Pero nung nakita ko itong nasa likuran natin, may sea of clouds dun sa mismong base camp ay nawala yung pagod ko. Sa katunayan nga, yung klima ngayon sa kinatatayuan natin ay napakalamig. Laking tulong ito sa mga aakyat na katulad kong beginner para mag-cool down yung ating katawan. Sa mga oras na ito, wala nang patag tayong dinadaanan. Lahat ng nalalabing kilometro papunta sa summit ay puro assault. Dito na masusubukan ang lakas ng ating mga binti at determination natin makapunta sa tuktok ng crater. Hindi na rin biro ang mga terrain dahil puro damo na lang ang mga pwede nating hawakan at isang pagkakamali lang natin ay pwede tayong dumausdus pababa. Isa na lang ang sinasabi ko sa sarili ko ng mga oras na ito, walang susuko kahit sobrang hingal na. So dito, matatanaw ninyo yung tinatawag nilang sure pick. So sa mga susunod na buwan o taon ay bubuksan na nila yung trail paakyat ng summit. So napakaganda, no? Kitang-kita nyo yung mga bayan-bayan dito ng Bulusan at mga karatig bayan dito sa probinsya ng Sursogon. Dahil sa basa at tarik ng trail, makailang beses na rin tayong dumulas. Buti na lang at nakahawak tayo. Ito yung mga oras na talagang patindi na ng patindi ang akyatan hanggang marating natin itong wild kalabasa area na tinatawag nila. Kapag narating nyo itong parte ng trail na kung saan makakakita kayo ng mga bato, ibig sabihin lang nito ay papalapit na tayo sa crater. Sa mga ilang sandali na lang ay mararating na natin yung pinaka-crater. Kaya sabahan nyo ako mga kapo sa aking kauna-unahang major hike dito sa mismong crater ng Bulkang Bulusan. Grabe, meron tayo ditong nakikitang mga bato at napakalamig dito sa pinakatuktok at ayan, akyatin na natin ito mga kapo. Grabe, ayun na yung crater. Sa ilang mga sandali na lang, eh malalapitan na natin yung pinaka-crater. Time check, 7:40. Sa ilang sandali na lang, ay makikita na natin ng malapitan yung crater. Ayan, yung mga kasama natin dito. Shoutout po sa, ayan, kay Sir Highlander Outdoors. Sa mga nagbabalak, mag-book. At umakyat din dito sa Bulusan Trail. APM nyo yung Facebook page nila. Pagpatuloy na natin to at konting pihit na lang, ay nasa crater na tayo. At sa wakas mga kapo, pagkalipas ng halos ilang araw na pag-akyat mula doon sa pinakababa doon sa bayan ng Bulusan, ay narating na natin. Mga kapo, ito yung tinatawag nilang Blackbird Crater. Ang Bulusan Volcano, ang pang-apat na pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Ika-5 ng Hunyo ng nakaraang taon lang, nung huling nag-alboroto itong bulkan na nagbuga ng makapal na abo na talagang nakaperwisyo sa karatig bayan ng Bulusan. Ang Mount Bulusan ay may taas na 1,565 meters above sea level. Ito ay napapabilang sa mga aktibong bulkan na lubhang mapanganib. Kabilang ang Mount Mayon, Mount Calaon sa Negros Occidental at Bulkang Taal sa Batangas. Ang bulkang ito ay may tatlong lake na pinangungunahan ng Bulusan Lake, Agingay Lake at ang Blackbird Lake. Grabe! Woo!
Tumitindig yung balahibo ko dahil malapitan na natin nakikita yung pinakabukana. At itong mismong bulkan ng Bulusan, mga kapo, ay pang-apat sa pinaka-aktibong bulkan sa buong Pilipinas. Napakadelikado ng ating ginagawang pag-akyat dito. Pero kita nyo naman, mga kapo, yung ganda ng crater na to. At yung tanawin, isama mo na dito yung malamig na klima. Talagang nakakawala ng pagod. Sulit na sulit yung hingal na halos kinakapos na tayo. Grabe! Ito. So dito, naamoy na natin yung amoy ng asupre. Kaya sa mga nais din umakyat dito sa crater, ay mabilisan lang po yung gagawin natin. Hindi po tayo pwedeng magtagal dito sa pinaka-creator dahil nga tulad ng sabi ko, ito po ay isa sa pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas. Itong bulkan pong ito ay lubhang mapanganib. So kasama natin ang ating tour guide na si Kuya Marlon. Siya yung nag-alalay sa atin. Maraming salamat po sa LGU ng Bayan ng Bulusan, lalong-lalo na kay Mayor Mike Guiseco at kay Sir Pilit Bartilet. Wala akong masabi, mga kapo, dahil ito yung kauna-unahan kong major hike na ginawa ko para sa turismo. At mula dito sa Blackbird Crater na matatagpuan dito sa Bulkan ng Bulusan, nais kong iparating sa inyo, mga kapo, na napakaganda ng Pilipinas at isa ang Bayan ng Bulusan sa mga dapat niyong makita ng personal. At sa pamamagitan ng ating pagmumotorsiklo, sisikapin natin at lilibutin natin yung mga naggagandahang tourist destination. Dahil Pilipinas muna, bago ibang bansa! Woo! Sa pag-akyat ko ng Bulkang Bulusan, natutunan ko dito na di baling paunti-unti o mabagal ang lakad. Basta ang importante, tayo ay patuloy na umuusad.